Magandang tanghali, Pilipinas! Pasok-pasok lang at magkakaroon na tayo ngayon ng isang pandaigdigang talakayan. Of course po sa mga bago natin at gusto po rin natin i-share, no? Sa kapihan ni Art at Ago. Kasama na rin po ang YouTube channel. Pinopromote po namin ito kasi yung iba daw, they cannot consider themselves as opposition but they're willing to participate. Kaya pwede pong gamitin ang kapihan ni Art at Ago sa YouTube channel at doon din po sa Facebook page. Otherwise po, pwedeng-pwede tayo sa Nomad. Nagkakaisang oposisyon labang kay Marcos at kay Duterte. Okay mga kaibigan, magandang tanghali po. Good evening, good afternoon po sa Pilipinas at sa Japan. Magandang gabi po rito sa Amerika. Yung mga kaibigan po natin sa West Coast at mamaya po yung mga darating from the East Coast. Sir Henry Tomason, magandang umaga po tanghali dyan sa Pilipinas. So mga kaibigan, welcome po sa isa na namang napakagandang pandaigdigan talakayan natin, ha? Tiis, resiliency, quote-unquote po, at 500 pesos. Buti sana kung dollars eh. 500 pesos, pamaskong handog ng gobyerno. Yan po ang ano natin, ha? Ang topic natin. Kaya maganda po, discussion to. At tulad po ng dati, sabi ko nga, ang gusto ko po eh, sabi na natin within the first 20 minutes po eh, may makuha tayong aral, no? Kung magmamadali tayo, at least nakuha na natin in the first 20-30 minutes. Pagkatapos po nun, pwede natin ibukas ang kapagkainan, ha? Sa isang malayang talakayan. Ha? Kaya iba kasi sabi, Ago, kailangan makuha na namin message for the first 20 minutes. Sige po, we will try and then we're gonna open up the floor for discussion. For the meantime po, na natutuwa po kami. Nandito na si Miss Anita, si Mr. Tony, Kurata, Rod po, Miss Rosana, Sir Adea, Tony, Kapihan. Sige lang po, tuloy-tuloy lang po ang mga pagbati kasi yan po ang nagbibigay alat at tamis sa ating discussion po. So, ang mga tanong po mga kaibigan, ha, lagi tayo may ganun para ma-organize po tayo, no? Na we're hoping na pagkatapos po ng discussion na to, at least po, masaya ako pag nasagot nyo po ang mga tanong sa isipan nyo po para meron tayong confidence, kumpiyansa po. Pag nakipag-debate tayo, nakipag-talakayan tayo sa kapatid natin, tatay, pamilya, kaibigan, malinaw po where we stand. Bilang isang Pilipinong may awa, may malasakit, at may pag-iintindi po at pag-unawa sa kapwa. Ito po ang mga dapat nating sagutin sa sarili natin. Ha? Una, gaano ba kaluba ang presyo ng bilihin? Wala nang problema eh. Ba't pa kayo salita ng salita, di ba? Pero gaano po kaluba? Yung sinasabi nilang inflation, ano ba yun? Ano ba yan? Bakit may inflation? Bakit po? Eh, tumataas ba talaga? Baka nag-deflate. Tapos ba't may paghihirap? Sige nga. At ang tanong pa dyan, eh, sino yung naghihirap? Sino ba? Hindi naman lahat eh. Okay. Ito po, sa ikatlong tanong na to, kakailanganin ko ang tulong ni Miss Violi Reyes. Ha? Kailangan ko po kasi ng isang pananaw, no? Yung cultural psychological factor na bumabagabag po sa isang pag-iisip ng Pilipino, kailangan po natin ng ano diyan, ng assistance sa pag-aanalisa. Ano ba ang ibig sabihin ng resilience? Resilience. Pagtitiis, ha? At ano ibig sabihin ng 500 pesos? Yun po. Tapos po, as we try to move ano po forward at we're having more in-depth analysis, ito po. Ano ba ang kultura ng korupsyon? Sinasabi ng iba, kultura ng katamaran. Hindi po. Ano ang kultura ng korupsyon at kawalang pananagutan ng gobyerno? Doon po natin ibaling ang ating tanong. Ha? Para masundan po natin. Mahirap po yung nagse-self-inflict tayo ng kasalanan eh. Ha? Pero overall po, in the general picture po, ano pa yung kultura ng korupsyon? Ha? At bakit walang pananagutan ang gobyerno? Ha? Sige po. So welcome po ha. Pasok-pasok lang. Nakikita ko na si Miss Anita. Gusto ko yung spirito ni Miss Anita eh. Gusto ko po yung ano, ganyan. Palaban, masaya, masigla po. Okay. So mga kaibigan, handa na ba kayo? Kung pwede lang sumagit, handa na po kami. Welcome po, Miss Lourdes, Lourdes Phillips. So mga kaibigan, para lang i-level set po natin yung discussion, ha? Ipapakita ko sa inyong video na naging controversial. Ito po yung tungkol sa
500 pesos, sapat na daw para sa Noche Buena. Oh, papakita ko po sa inyo para medyo maintindihan natin kung saan nanggaling po yung conflict, no, yung argumento na natin na dapat po pagtalunan at linawin. Ano ba yung issue and where we stand? Oh, sige po ha, papasok na tayo rito. Randa na ba kayo? ito na po. Ayan, handa na daw si Miss Anita. Okay. Mga mami mili na simulan na ang pagbili ng mga Noche Buena products. Napasanayan na ni Ate Marily na tuwing namimili ng panghanda sa Noche Buena ay mas pinipili nito ang mga nakabundle na. Kasi mas mura siya pag nakabundle siya actually. Kaysa bumili kayo ng isa-isahan, mas makakatipid kapag bundle niya yung binibili. Bagamat nakabundle na ang kanyang binibili ay hindi pa rin ito kasya. Pero kamakailan ay naririnig na rin niya na maaring makapili ng mga Noche Buena products sa halagang 500 pesos. Pero hindi anya siya kumbisido dahil sa mahal ng bilihin ngayon sa mga pamilihan. Mas more sa 500 or 1,000, 2,000 something ganun. Kaya naman sinubukan ng Department of Trade and Industry na mamili ng mga Noche Buena product na panghanda ngayong Pasko mula sa 500 pesos budget. Isinagawa nila ito sa kanilang pag-iikot sa dalawang supermarket sa kahabaan ng Quiapo, Maynila, umaga ng Biyernes. Nanindigan sa Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo na kasya para sa mga ordinaryong pamilya na may 4 hanggang 5 miyembrong 4 na handa ngayong Pasko. Mismo si Castelo ang nabili ng mga produkto na pang spaghetti, fruit salad, hamon at tinapay. Sa unang mall na pinuntahan ito, umabot lamang sa 498.20 centavos ang nagastos. Habang aabot naman sa 491.75 centavos ang nagastos para sa 6 na Noche Buena products na maihahanda na sa Pasko. Yung mga pansahod kasi pangluto, that's staple in every kitchen, di ba? Bawat bahay naman may kusina. So, hindi na natin sinama sa computation because naturally talaga meron tayong kahit asin, paminta, sibuyas, kahit maliit na sibuyas, bawang, pantika at saka yung pinaglulutuan. So ano na yun, expected na natin na meron silang ganun sa bahay. Ipinakita lang anya na sa halagang 500 pesos ay maitatawid pa rin ang Pasko na may pagsasaluhan ng mga ordinaryong pamilya. At ang 500 pesos budget ng TTI ay tinatawag na tip lamang o gabay ng publiko sa kanilang pamimili. Medyo mag-effort lang tayo na hanapin yung mga bundled products kasi yun talaga sila makakamura. Si Aling Daisy naman ay kinatuwa na kaya pala para sa mga ordinaryong pamilya na makapaghanda mula sa nasabing halaga. Siguro, para ano, kunti-kunti lang yung bibilhin para magkasya yung 500. Kaya naman. Dagdag ni Castelo, walang dapat ipangamba mga consumer dahil hindi na magtataas ng presyo mga manufacturer ng mga Noche Buena product. Pero paalala pa rin ito na huwag kalimutang gamitin ang price guide ng TTI bilang basehan sa mga presyo ng produkto. Samantala, hindi rin pinalagpas ng TTI na inspeksyonin ang mga electronic appliances. Yan po. Sige, tigil na tayo dyan. Usual po inuulit ko eh, pero na nakita nyo na mga kaibigan. Nakita nyo na kung ano yung pinagsasabi na naman ngayon. Kaya po minsan po napapailing na lang ako rito eh. Hindi ko alam kung paano papaliwanag. Kung nagtapos po ako ng economics naman at nag-MBA po ako rito ng business ad no, sa US po. Tapos ano ba naman ito sinisip ko? Ha? Paano ko to ipapaliwanag? Ang system po rito ganito eh. Katulad po ako, nagpapadala naman ako ng pera sa Pilipinas, di ba? Tapos po, 8% inflation. Ano yung sabihin po ng inflation? Alam naman natin, nag-inflate. Tumaas po ang bilihin. So kami po mga OFW, kahit po sabihin na natin tumaas man yung value ng peso, ha? Kasi tumaas yung dollar, di mataas yun. Yung inflation naman, tumaas din. So bawi-bawi rin. So anong gagawin namin OFW ngayon? Ha? Magpapadala pa kami ng pera kasi nga kinapos. O tapos mababalitaan ko na pwede na daw mabuhay sa 500 pesos. Ano ba naman yan? Sige, ano ba? Ito yung sinasabi rito eh. Kung nakita nyo to, no? Spaghetti bundle. Spaghetti pataas. Spaghetti dansya na. 112.
Salad bundle, 116. Pinoy pandesal, 23. Queso, 41. Ground pork, 31. American ham, 163. So kung titignan mo, mechanically, uy, pasok sa 500, ano? So, ang siste, yung ingredients mo, oh, wala dyan. Sabi nila, staple daw yan. Ano? Anong ibig sabihin ng staple? Ha? Sige nga, ito po, ibibigay ko ang pressure rito. Ito po, latest na to, ha? December 20 po ito. Sige nga po. Ha? Sumasakit na yung mata ko eh. Hindi ko pa hinihiwa. Yung sibuyas po, 280. Ano sasabi mong staple po? Pag sinabi po staple, parang dapat staple po yung may kakayahan lahat na bumili. Kaya nga sinabing staple eh. O sige po, paano ka bibili ng sibuyas? Eh dito sa Philippines, sa US yan, or dyan sa Qatar, mga ano lang yan eh, 30 pesos, no? Of course, hindi eksakto yung equivalence kasi iba naman ang cost of living. Pero nonetheless po, malapit-lapit dapat. Sa Indonesia, mga ganun rin po yan, mga 50 pesos. Magkalapit po ang Indonesia at Pilipinas. Ha? Dito po, may Filipino store din naman. So, meron kaming comparison. Di ba? Ang local garlic, 300. Ang ginger, 140. Siling labuyo, asukal. Of course, refined, brown, palm oil, coconut oil. Nakita niyo mga pakikibigan, we will go on and on. Pero makikita niyo po, 2022 to. Ha? I-compare mo sa 2021, 2020, dire-diretso po yung pagtaas. So ang sabi nga natin mga kaibigan, di ba, meron pong inaasahan tayong 20, at least po 8% na pagtaas po ng bilihin. Hindi lang yon. Ito pa yung mga, ano sa kari, yung cabbage, 100. Carrots, 120. Patatas, 100. Ang palaya, 140. At, kamatis, 180. Oh, nakita niyo po mga kaibigan? Tapos sasabihin niyo sa akin ni Ruth Castelo na pwede na 500. Ano ka? Iiyak talaga. Hindi ko pa nga hinihiwa ang sibuyas mga kaibigan. Iiyak na ako. Idagdag mo pa to. Sige. Idagdag mo pa to kaibigan. Alam nga naman pupunta ka sa palengking nakayapak. Ang layo-layo minsan ng talipapa, di ba? So ang gasolina tataas ng 0.70 per liter. Ibig sabihin po, gasolina, diesel, tataas rin yan 290. Kerosene, ha? Ng 1.65. Ang punto ko lang po rito, kaibigan, mamimili ka, dadagdagan pa ng value added tax, kukunin pa ingredients, pamasahin mo pa, sige, i-add mo po lahat yun. Ang sasabihin nyo sa akin, sapat na ang 500. Sige nga po. Lagi po akong kumakausap sa Pilipinas, mga kaibigan. Nasa Amerika po ako, pero araw-araw po, alam ko naman ang pagtaas at pagbaba ng ano po, ng ano, bilihin. Kasi nga naman, nagpapadala kami ng pera at humihingi pa nga ng dagdag eh. O sige, ibabalik ko uli ah. Ito po, ha? Sibuyas, 280. Garlic, 300. Ginger, 140. Siling labuyo. Sugar, palm oil, coconut oil. O. Ang siste pa niyang kaibigan, ito pa ang siste. Si Marcos, ang kanyang pagtanaw, hindi ko alam kung saan siya nag-aral ng ekonomiya, ha? At yung anak niya, sabi nila matalino daw sa economics, para po maibsan daw yung inflation, tumaas ang bilihin eh, no? Para daw bumaba, anong ginagawa nila mga kaibigan? Inaalis nila yung taripa or yung tax ng mga imported products. So yung bigas, yung isda, yung mga even, yung mga patatas, mga kamatis, pumapasok sa Pilipinas po nang mababa ang presyo kasi inalis na yung taripa eh. Taripa po ito yung levy, ito po yung tax na ipinapataw mo sa foreign goods para po naman makabuelo yung local goods. E pag inalis po mo po yung taripa, ano na mangyayari sa kawawang magsasakang Pilipino? Sige po, wala na. Inopen mo sa foreign competition. Sige nga po, yung kamatis ng Pilipino. Ganito lang. Yung kamatis na darating sa China, ang laki-laki, ang kinis-kinis, no? Tapos pareho ang presyo. Ikaw po, pupunta ka sa talipapa, sino bibili mo? Bibili mo yung galing ng China. Ha? Ikaw, bibili ka ng chicken o ng baboy. Yung isa, gawang Bulacan lang, doon pinalaki. Diba? Tapos, syempre, ang packaging, hindi ganun kaganda. May dumating galing na Espanya, ng Europa, ha? Pareho lang presyo.
Well packed, maganda pa itsura, nakalagay pa made in Spain. Sino pong bibili nyo? Of course, yung foreign goods po. Di ba? So ang punto ko mga kaibigan dito, kung magaling talaga sa ekonomiya, sila Diokno, yung mga economic managers niya, dapat po, unang-una po, pababain nyo ang inflation by means of supporting local goods, local industries, local products, make them competitive. Hindi yung kawawa na ngayon magsasaka, papapasukin nyo pa yung mga foreign goods. Eh lalo pong bumagsak ang ekonomiya, laging malulubog ang mga small businessmen at ang mga magsasaka natin, mangingisda. Ha? So ayun po, nakikita nyo na mga kaibigan. Ha? So, I'm hoping po nasagot natin yung unang tanong. Gaano po kaluba ang presyo ng bilihin po? Ang sagot po, malubang maluba. At hindi na makakabili ang mahirap. Ha? Hindi na po. Ha? Kaya ang usapin po ng inflation, usapin lang mahirap yan. Ha? Yung usapin po na magnanakaw, ha? Yan po ang usapin na maharlika. Ibang usapin na naman yan. Pero ang punto ko lang, habang tayong karaniwang tao, palubog na palubog, yung mga nasa gobyerno naman, maharlika pataas ng pataas para may makukurakot sila. Sige po. So nasagot na rin po natin ito, ha? Bakit may inflation? Bakit may paghihirap? Simple lang po. Bakit may inflation? Hindi po totoo yung sinasabi ni Marcos na we are price takers. That's not true. That's not true po. The government has a system to actually control inflation. Ha? Kaya nga sinasabi natin dapat yung Bangko Sentral ng Pilipinas independent yan. Hindi yan dapat hinahawakan ni Marcos at ni Diokno. Kasi po sila yung nagsiset ng interest din eh para ma-modulate. Ha? Kung yung mga local producers po sinusuportahan natin, eh di sana yung presyo ng presyo po ng mga bilihin pwedeng bumaba. Pwede rin po maging competitive. Kung sana yung foreign goods, ha, medyo taasan mo yung tarifa o i-maintain mo yung tariff nila para naman makabuelo yung mga small businessman, yung mga mangingisda at magsasaka, edi sana po medyo tumutubo ng konting magsasaka. Ha? Ang punto ko lang po, hindi totoo that we are price takers. Hindi po totoo yun. Meron tayong karapatan at may obligasyon ng gobyerno na proteksyonan po ang lokal na magsasaka, local producers at mga small businessmen. Kaya ang tanong po rito, bakit may paghihirap? May paghihirap po dahil may kurakot. May paghihirap po dahil may isang pabayang gobyerno. Ha? Sinasabi nila, Ago, wala ka bang sense ng economics? Nag-aral nga po ako eh. Pero hindi ka naman kailangan mag-aral ng economics po. Kung baga ano lang po, simple ano lang, business acumen. Ha? Kung nagtitinda ka, malalaman mo po yan kung saan ka tutubo. Ha? Ngayon po, ito yung pangatlong tanong at hindi ko nahukayang sagutin ito. Kaya po naghiram po ako ng backup. Kailangan ko po ng tulong dito eh. So, ito po ang medyo mas mabigat na tanong. And I want you to respond din mamaya po pag inopen ko na to for discussion. Ano? Ito po. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtitiis, ng resilience at ng 500 pesos po? Hindi ko masagot eh. Kasi medyo psychological na yan. So, papapasukin ko po ha. Sabi ko, si Miss Violi Reyes. Ano po to? RNBSN at nag-MBA rin po sa Amerika. So medyo, kumbaga nakapag-aral po, pero nakalubog. Nakalubog po sa kahirapan. Nakalubog rin naman siya dahil lumaki siyang mahirap sa Pilipinas. O Violi, Miss Violi, pasok! Kamusta kayo dyan? Grabe naman. Parang expert ako dito. But anyways, na-shock naman ako dun sa DTI rep, no? Kung sino man siya, si Ruth. Na yung 500, magkakasya sa apat o limang membro ng pamilya. Sino naman maniniwala doon, ano, 500 pesos? Hindi pa kasama yung tax. Eh, meron nga akong nakitang challenge eh, yung 500 pesos na akong kaya daw yun. Nakita ko sa YouTube. May nakita ko yung chop suey, nagluto yung babae, and then kakarimput lang yung giniling. Eh, kulang pa yun sa isang tao eh. Di ba? Parang yung pag sinabi mong 500 pesos, eh baka parang hindi naman dinner yung kakainin mo. Baka merienda lang yung kakainin mo nun, di ba? Oh, yan. At saka, ang hirap na instead of sabihin na lang dun sa mga company na babaan yung presyo, bakit yung mga Pilipino ang mag-a-adjust? Na kaya nyo na ang 500, makakasurvive na kayo with the 500 pesos. Babaan nyo, edi mas makakasurvive ang mga Pilipino, di ba? Hindi maganda yung ano eh, yung lagi na lang palaging
ang Pilipino ang nag-a-absorb ng problema ng gobyerno, like yung pagtitiis, pag halimbawa meron tayong typhoon, disaster, yung mga ganyang calamities, ano, yung resiliency. Palagi na lang yung parang ang proud-proud nating mga Pilipino, yung grabbing resiliency ng mga Pilipino na overcome nila yung hurdle dun sa, alam mo na, sa typhoon. Oo. Ang problema dun kasi, may problem dun eh. Pagka ganun ang sinabi mo, parang hindi mo na pinipressure yung government na dapat sila ang mag-resolve ng problem, hindi yung mga Pilipino. I mean, every year na lang, di ba? Alam natin na every year may bagyo. So dapat, kung bagyo is June, dapat palang December or November or January, inaayos na yan eh. Di ba? Inaayos na ng gobyerno na kung ano yung gagawin. Magtatanim ng puno, ayusin yung mga ang tawag dito, canals, dapat may pagdadaanan yung baha. Yung mga ganun, di ba? Tapos yung mga first hand na gagawin kung may mga baha nga dun sa mga barangay, in all levels na yun, sa mayor, barangay, lahat na yun. Eh, hindi eh. Yung tiis-tiis ng mga Pilipino resiliency at mag-e-expect na mga pera coming from, you know, donation, coming from another countries. Kasi nga, matiisin ng Pilipino, nakikita na lumalangoy sa tubig. How? Naku, nakaka-proud na ang mga Pilipino ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat i-pressure natin ng government na sila yung gumawa ng paraan para ma-resolve yung mga ganyang problem. Kasi nagbabayad din naman tayo ng tax eh, kahit tayo mahirap. Sabi mo, ay, hindi ako nag-work. Pero bumibili ka ng mga bagay-bagay. Let's say, sa 7-Eleven o sa market, na may tax yun. So, ibig sabihin, nakikinabang ang gobyerno sa atin dahil nagbibigay, nagko-contribute tayo, di ba? So, yun yung mga ganun. So, yung ako, yung pagka may nakita ko sa Facebook na may mga resiliency, eh, hindi natin pinapasa sa gobyerno yung problema. Pinapasa natin yung problema at tayo na mag-resolve sa ating sarili. Which is problematic sa akin yun. Magandang punto yan, Miss Violi. Kasi nga sinasabi, kaya nga, ibibigay ko mamaya eh. Ang mahirap rito, pag sinabing, ano po eh, nagiging condescending, ang tawag rin niya, patronizing po. Kumbaga, parang sinabi kong, alam mo kaibigan, bilib ako sa'yo, matiisin ka, matyaga ka. Una po, parang, hey, ginaano ko, no? Parang, hey, binabati ako, no? Pinupuri ako, hindi po. Pag sinabi po, matiisin tayo, matyaga tayo, sa totoo lang po, insulto yun. Insulto po yun. Ang mga Amerikano po, hindi matiisin. Ha? Ang mga Europeans po, hindi matiisin. Ang mga, ano po, ibang lahi, hindi matiisin po. Alang, ano, nakikialam po at umaangal. Ha? Mahirap kasi, mahirap sabihin kasi magtitiis ka eh. Katulad niyan, parang sinabi, tama sa, sinabi mo, Miss Violi, 500 pesos. Parang sinasabi niyang, habang maiksi yung kumot, mabaluktot ka. Di ba? So, hindi nga naman katanggap-tanggap yan. So, sige nga, Violi, I'm gonna shift to another topic. Pero, bago ko buksan yung susunod na topic, no, gusto ko lang kunin yung feedback mo and then up to you if you wanna say, no? Ito muna, ano yung feedback mo rito? Ano ba yung kultura ng kawalang pananagutan? Yung walang accountability sa English ng gobyerno tuwing may disaster, tuwing may paghihirap? Eh kasi nga, ang karamihan ng Pilipino, hindi naman lahat. Hindi kasi nga, hindi tayo kasi pala, ano, palasise sa gobyerno na parang kaya natin to, parang ganun, kaya natin to, ma-overcome natin to, di ba? Sa ibang bansa, kasi pagka ganyan eh, ang gobyerno na ang talagang umaasikaso kasi alam nila na responsibilidad nila na gawin yung mga yun kasi inaasahan sila ng mga tao, di ba? Sa Pilipinas, kaya na nila yan, ma-overcome na nila yan kasi every year naman may disaster, every year naman may Pasko, kahit itaas natin yung presyo ng bilihin, matitiis nila na kumain ng ganito, ma-overcome din nila yung Noche Buena, matatapos din yan, makakaraos din sila. Laging ganun, di ba? Yung na-inculcate na yan sa mind natin na ganun lang dapat. Pero, so pag pumunta tayo sa ibang bansa, ay, napakaano naman itong mga tao. Ito yung mareklamo. Pero actually, yun yung kultura eh, na pagka may ano, magreklamo ka. Kasi normal lang yun. Kasi nagbabayad ka ng tax eh, di ba? So, normal lang na magreklamo ka sa gobyerno. Hindi yung ano, hindi yung parang
Parang ano lang na maarte ka or masyado ka naman nagre-reklamo, lahat na lang nire-reklamo sa gobyerno. Eh dapat lang kasi nagbabayad ka eh, nagbabayad ka ng tax, so normal lang na magreklamo. Ayun, maraming salamat Miss Violi at hopefully tulungan muli kami sa next analysis natin pag sa usapin ng pagtitiis at resilience. Mabuhay ka! Mabuhay! Merry Christmas! Pero dapat tayo eh nagre-reklamo kahit na mag-i-enjoy tayo. Magreklamo tayo kasi karapatan natin yun eh. Tama yun! Pada yun! Okay. Yung, salamat Miss Violi, no? So, yun, pupursuhan ko lang yung sinasabi po ni, ano, ni Violi, ano? Mga kaibigan, pag tinanggap po natin yung 500 pesos, parang sinasabi natin na, parang sinasabi ng gobyerno na, magtiis ka, ay, mahirap ka eh, o, diba? Pwede na yung 500 pesos. Ha? Papuri po yun, pero sa totoo lang, insulto pong malaki mga kaibigan. Dahil pumabalik na naman tayo sa usapin na, bakit kailangan magtiis ang mga mahirap habang yung mayaman yung mayaman? Mga kaibigan, anak ako ng sundalo. Ha? Okay lang po yun. Kasi pag lumaki ako, takal-takal lang kami. Isang takal lang munggo, takal lang dilis, takal lang kanin. Eh kung ano kami, rasyon, ang tawag ron eh. Walo kaming mga anak. O diba? Din ba kami mayaman? Takal-takal, equality. Wala problema po yun. Kung lahat tayo nagtitiis. Lahat tayo limited supply lang. Ang problema po mga kaibigan, kung yung mga mahihirap, tinitiis mo, habang yung mga ilang mayaman, yung mga tao pong gusto ng Maharlika fan, eh siya lang nagpapayaman. May problema po tayo mga kaibigan. Ito, sasabihin ko sa inyo, ha? Ha? Habang pong gusto ng DTI ni Miss Ruth Castelo na magtiis tayo sa 500, ito po yung sasabihin ko sa inyo mga ninakaw ni Marcos. Kasi mismo po ako, nakakalimutan ko na rin. Eh. Ito po, 205 million back in 2016 po, ha, kinasuhan si Marcos regarding po sa back, pork barrel ni Napoles. Tumanggap po siya ng 205 million. Saan napunta? Sa bulsa niya. Ha? 23 billion. Billion na po ito, ha? Sa estate tax. Alam niyo po yon, alam natin, na-aprobahan na yon. Ibig sabihin, nag-decision na yung Supreme Court, final and executory. Final na po. Wala nang debate. 23 billion. Ha? Tapos magtitiis tayo sa 500 pesos. Ha? Yung judge po, sinasabi ko nga sa inyo, dito sa Amerika po, ha? Kaya tinitingnan namin yan si Marcos because technically, he's not even allowed to get into the US na hindi siya uhulihin. Swertihan lang siya, naging presidente siya. Pero may utang po siya ng $353 million. Ibig sabihin po, 18 billion. Ha? Mga kaibigan, ha? 18 billion po utang niya na dapat po binabayaran niya dahil ano siya eh, na-indict siya eh. At yung, as, nung, yung nanay niya. Dahil sa kanilang pagmamalabis at pagtotorture ng tatay niya. Oh. Hindi lang yun po yun. Meron ding utang na 1 billion. Ha? 1 billion po ha? Sa PCGG. Oh. Mga kaibigan, i-compute po natin lahat yon. Merong may ano po, may 23 billion, may 18 billion, o 40 na yun agad. More or less, di ba? Tapos may 205 million, may 1 billion. Sabihin mo na roughly po, 50 billion yan. Halos kalahati na ng Maharlika fund. Pwede nang ponduhan. Ha? Pwede na pong ponduhan. So ang sinasabi ko rito mga kaibigan, at itatanong ko rin sa inyo to, tayo mga Pilipino, meron po tayong sakit. Alam niyo po yung sakit natin. Ha? Malilimutin po tayo. Ha? Malilimutin tayo. Kalawang sakit. Mapagbigay tayo masyado. We're too much forgiving. Ha? Makakalimutin, mapagbigay sa mayayaman at sa mga magnanakaw. Okay lang po pagbigyan natin yung mahirap eh. Ha? Kung nagutom ka at nagnakaw ka ng ano man lang ulam na worth what 30 pesos, eh pagbigyan mo na. 'Di ba? Palampasin mo na. Nakakuha ng isang can ng isang ano sardinas, pakawalan mo na. Magkano lang ba 'yan? Ha? Doon po i-apply natin yung forgiveness. Doon po i-apply natin yung political amnesia. Pero po sa usapin po ng pagnanakaw ni Marcos, ha? Kasalanan po na meron tayong political amnesia, meron po tayong forgiveness. Kaya tuloy-tuloy ang korupsyon po kasi pinapatawad natin ang mga magnanakaw sa bayan. Ha? Kaya ibabalik ko lang po ito sa punto ko. Gusto ko lang ipunto uli na
May paghihirap, may inflation, dahil grabe po ang korupsyon at grabe ang pagnanakaw sa Pilipinas. Kapag na-resolve po natin yung ganong klaseng kultura, kultura po ng walang pananagutan, impunity po, eh pwede po ma-resolve ang usapin ng kahirapan. Hindi po natural, hindi po likas ang paghihirap. Iyan po naman maganda pag nagta-travel kayo sa buong mundo, no? Nagtrabaho na po ako, Pilipinas, Canada, US. I got friends in Europe po. Even yung nakikita ko mga mahihirap po, hindi kasing hirap ng Pilipinas. Even yung mga walang papel po sa Amerika, may kinakain po, ha? Even yung mga walang papel rito, kahit pa paano, pag pumunta sila sa hospital, there's a way na makakuha sila ng healthcare. Mga kaibigan, yung mga kilala ko po sa New Zealand, sa Canada, mga janitor po yan. Pero they avail of socialized medicine. Ha? So ano pinupunto ko po rito mga kaibigan? Merong mundo, may isang gobyerno, may isang pamahalan at may mga estado po na may paggalang sa karapatan ng mga mamayan. Ang tanong po, ba't hindi nangyayari sa Pilipinas? Ibabalik ko na naman sa gobyerno. Hindi yung ibabalik nyo sa tao. Sinasabi nyo sa tao, maghirap kayo, magtiis kayo, be resilient. Hindi po yon. Hindi po obligasyon ng tao ang pagmamanage ng malaking pera. The resources belong to the government and therefore, the responsibility belongs solely to the government. Ibalik po natin yan. Ang laki-laki ng mga sweldo nyo, senator, congressman, si Marcos, ba't hindi nyo kaya ipamigay, ha? Yung perang galing naman sa tax ng tao? Ha? At bakit kukunin nyo pa yung perang tinarabaho namin galing sa SSS at GSIS? Kung di pa kayo nahuli, kukunin nyo yung SSS at Social Security. Kaya mga kaibigan, yun lang po ang gusto kong malaman natin, ha? Tama-tama po. 30 minutes, tapos po ako. Sige po, ha? Kung may comments kayo, let me know po. At kung gusto nyo rin magsirita, let me know rin. So magaganda po yung mga comment dito, eh. Si Sir Rod, good evening from San Leandro. Hindi po pamasko sa mga patay, gutom na turing sa mga taong bayan. Yan po ay pambili lang ng bad aid. Eh, totoo po yan, Sir Rod. Sabi ko nga sa iyo, eh. Yung 500, kalahati pa lang nung sibuyas. Sibuyas. Tapos sasabihin ni Ruth Castelo, staple. Pag sinabi pong staple food, ibig sabihin po, accessible, affordable. Paano naging, ano po, paano naging staple ang sibuyas? Sige nga. Sabi ni Sir, ano, sabi ni Miss Anita, mabuhay po mga Bioli. Ako sa totoo lang, galit ako sa gobyerno sa Pinas. Kasi puro pahirap ang pinapalasap nila. Pero ang mga bulsa nila, umaapaw po. Dahil sa punyet, ang pagnanakaw nila. Eh, totoo po yan. Sabi ko nga sa inyo po, anak ako ng sundalo. Galing po ako mahirap. Ha? Okay lang po sa akin magtiis. Pero, sabay-sabay tayong magtiis. Walang problema po yun. Austerity. Alam nyo po, pwede naman lahat tighten your belt. Eh, lahat tayo nagtatighten ng belt. Pero po, pag naghirap yung mahirap, tapos nakikita ko yung mga congressman at sila Marcos, sila De La Rosa, mga Duterte, mayaman po, may problema tayo dyan. May problema po malaki. Ha? Salamat po, Miss Anita. Sige, iano ko lang yung mga tanong rito sa mga iba pong kasamahan natin. Ha? So, alam po, I'm hoping po nagigising tayo sa katotohanan at hindi po natin tatanggapin. Pero, i-recognize ko lang po yung mga nandito. Ha? Miss Jorin, Miss Sir Romeo, Miss Cathy, Miss Marian Escano, oh, Miss Tiha, oh, nandiyan ka, Miss Sir Teddy, Sir JB Vita, Miss Mila Anino. Ha? Sige po, sige po. Ang sabi ni ano rito, ni Miss Corata. Gago pala yung babae na yun eh. Gulet baboy lang. Sobra ng mahal. Eh, totoo nga po eh. Ang nakakatawa nga po mga kaibigan, ano, agricultural country po tayo. So supposedly, pag agricultural country po, dapat po mura ang bigas, mura po ang coconut, mura po ang mga gulay. Kasi nga agricultural. Eh, ang problema po, yung mismo magsasaka, hindi makain yung sarili niyang palay. Hindi niya makain yung tinanim niyang gulay. Yung mangingisda naman, hindi niya makain yung sarili niyang galunggong. Tapos ibebenta pa sa kanya, galing sa West Philippines, ibebenta ng China. Nakita niya lang po yung kabalintunaan. Suppose, dito po sa Amerika, even sa Europa po, at least po, nakikita ko, yung manggagawa, yung ginagawa nilang t-shirt, nasusuot nila. Ha? Yung ginagawa nilang sapatos, nasusuot nila. Wala lang silang magarang kotse, wala silang Tesla. Ha? Wala sila sigurong Lexus tulad ni Naval Road, di ba? Pero kahit pa paano po, they have an access to healthcare. Pwede po silang pumunta sa bus, sa train.
So kumbaga po, kahit hindi naman eksaktong pantay na pantay, pero medyo magkalapit. Yun lang po naman hiling natin eh. Ha? Sa Pilipinas, hindi ko naman po sinasabing ipagpantay natin ang milyonaryo sa mahirap. Okay pa rin po yun na may milyonaryo-bilyonaryo. But at the very least po, wala naman sanang nagugutom. Doon po ako umaalma. Pag may nagugutom na po, habang yung iba, yumayaman sa pandurukot. Sabi nila, agoy, yan ka na naman. Yan po ang karapatan natin. Dahil pag di po ako nagsalita, ha, ang maririnig yun lang, yung mga trolls. Tony Aguila, wala namang problema maging resilient. Matagal ang resilient ang mga Pinoy. Pero kung nakita mo naman ang ninanako lang pera ng bayan at panay pasarap ng mga iho din na politiko, ay may walang iya yan. Gagawa na yan. Ito to yan. Saludo, Sir Tony. Sabi ko nga sa inyo eh, ang tatay ko sundalo. Ang mga sundalo po, minsan sinasabi, bleed. Mag-donate ka ng dugo. Pursahan, ano? Eh, wala po. Sundalo sila. Okay lang po. Pero sana, pag nag-donate kayo ng dugo, mula sundalo hanggang opisyalis po, kailangan sabay-sabay kayo. Wala akong ano roon. Wala po akong ano. Kinasuhan po namin ng Amerika, remember po. Nagtrabaho po ako sa, advocate po ako sa US Congress. Kinasuhan po namin yung Amerika. Bakit po? Ha? Kasi ang sinabi ko, during the war, pareho naman kayong sundalo, pareho kayong kalaban ng Hapon, eh bakit yung sweldo ng Amerikanong puti, eh doble sa isang Pilipinong, Amerikano naman Pilipino during that time, eh, sa isang brown American. May problema tayo ron. Ha? If you fought in the same war, at the same place, at the same time, dapat pareho po ang nakukuha. Doon, nagkasuhan kami po, at hindi tayo papayag, ano? Sabi ni Miss Curata, Sibuyas, 380 pesos. So, yung datos ko po, kaposyon, 380 na pala. Oh, good catch po yun, ha? Thank you. Si Miss Mila, ay nako, hindi ko alam kung paano yan nakainis. Propaganda lang, Sibuyas sa ilo, 350. Ayun nga po eh. Kaya po na, naiinsulto po ako pag sinabi nilang staple food. Ha? Staple. Ang staple po, accessible. Hindi yung ang sisti po, pwede na palang bumili ng sibuyas lang si Marcos at si Duterte at si Enrile, sila-sila na rin, ha? Sabi ni Miss Anita, para sa akin sa napanood ko, it's a big stupid 500 sasabing carry for Noche Buena, baloney. Mga tarantado tayo, inahamon ko sa Manila ang pamilya ko kung saan yan murang bilhin, meron sa worth 500. Salamat po Miss Anita. Yan po eh, na nabubuhayan ako pag narinig ko yung ganyan para si Percy Lapid. Ha? Sabi ni ano, no curve, no edge. Ha? Ganda po ng pangalan nyo, no curve, no edge. Matindi na ang pananlait sa financially challenge. Ah, sabi, 500 eh, patutpik lang yan ng mga senador. Eh, totoo po yan, pananlait. Ang tingin po sa ating kasi mga kaibigan, wala daw tayong alam sa ekonomiya at sa finances. Sila po ang walang alam. Pero totoo lang, nagtapos naman po ako ng economics at ng ano po, business ad. Pero hindi ko na naman kailangan nakapagtapos. Alam niyo po na pag ang sibuyas po nagmahal, hindi po normal 'yan. Huwag nating tatanggapin. Pag ang palay po nagmahal, hindi rin po normal 'yan, mga kaibigan. Pag ang galunggong nagmahal noong panahon po ni Cory Aquino 1986, 'yan po ang sinasabi niya kaya nga siya nanalo eh. Ang galunggong, ganito na ang presyo. Nung panahon ni Marcos, ganito presyo. Kasi po, ang galunggong, para sa mahihirap yan. Kung yung galunggong mismo, hindi mabili, may problema po tayo. Okay lang sana kung yung halibut, medyo mahal-mahal yun. Salmon, mahal-mahal yun. Pero kung yung galunggong po, eh, hindi pa mabili, may problema po tayo ron. Ha? Sabi ni Sir Ed. Siguro kaya kasya sa limang tao pero tikim lang ng kain ng pamilya. Totoo po 'yun. Siguro ganun lang. Tapos ipapasa na. Isa na naman tikim, papasa na. Kaya po ako ngayon, payat ako eh. Kasi po nung bata ako, takal talaga kami. Eh mahirap po kami. Hanggang ngayon nadala ko na rin yung takal. Pero ang punto ko lang po, hindi naman kailangan maghirap. Ang sinasabi ko nga sa inyo, sa mga kaibigan ko, no, sasabihin nila, ako, napaka-anti-rich ko daw. Hindi naman ako anti-rich. May kaibigan ako milyonary, may kaibigan ako mga mayaman. Wala nang problema kung yumaman kahit nagsikap kayo, okay lang yun, eh, nagsikap naman kayo eh. Ha? May problema pag nangurakot kayo, hindi tayo magkaibigan. At may problema rin pag marami kang pera at yung nakikita ko sa kanto, walang makain.
may problema po tayo ron. Bilang isang lipunan, nobody deserves to be homeless and nobody deserves to be starving during Christmas. Hindi po tama yon. Habang sinasabi ko nga sa inyo, sa listahan ko po, ha, 50 billion pesos nasa kamay ni Marcos. Ninakaw niya, ayaw niyang ipamahagi. May problema po tayo ron. Sabi ni Sir Tony, it does not translate na yung mga imported eh magpapababa ng presyo ng mga pagkain. Yung mga smuggler lang at trader ang kumikita dyan because the government does not extend the necessary support to the locals. Totoo po yan. Sitin mo si Sir Tony, mas alam po pa yung economics. Ha? Totoo po yan. Kasi nga, ang idea po sa economics, para bumaba yung presyo, di increase mo yung supply. Pag maraming supply, bababa, yung competition will push down the price. Pwede po initially, no? Pero ang problema po, no, sabi ko nga kanina, pag pumasok po yung mga baboy mula sa Espanya, pumasok po yung mga kamantis mula sa China, pumasok po yung mga bigas mula sa Vietnam, itong kawawang magsasaka, kawawang small business na Pilipino po, paano pa lalaban? Sige nga po, paano lalaban? Yung mga American small businessmen po, yung mga American farmers, grabe po ang ayuda dyan ng Amerika. Ha? Hindi po basta lumalaban yan. That's highly protected po. Yung mga Chino po, grabe ang suporta ng Communist Party of China. Yung mga Vietnam po, grabe ang suporta ng Communist Party ng Vietnam. Yung Canada po, I stayed there for 3 years. Grabe po ang stimulus money na pinapasok po sa mga magsasaka. Ang punto ko po, eh bakit yung Pilipinas hindi nyo maatim na tulungan yung magsasaka? Ha? Puro kayo nakaw. Saan nyo po nakuha yung ganyang klaseng economics? Hmm? Sabihin nyo sa akin, eh, nakapag-aral kayo, hindi ka na nga nakagraduate si BBM. Eh. Tapos itong si Sandro, hindi niya nga malama ang conversion ng peso at dolyar. Eh. Tapos magmamarunong pa siya sa Maharlika Pan. Naku, naku, mga kaibigan. Ha? Red flag po yan. O sige po, ha? Sabihin ko lang yung nakatutuwa po kay ano eh. Sige lang po, hold on mga kaibigan. Hindi ko po mataas tong computer po, ha? At itong sinasabi na ko, sorry po pag hindi ko mabasa lahat, pero po si Sir Henner, sabi ni Sir Henner dito, eh, ang computation ni USEC, Ruth Castillo sa 500 Noche Buena ay discarding kalokohan para lang may project na kasya ang 500 pesos. Yun nga po eh, yun ang mahirap po eh. Parang ini-inculcate sa atin, sinasabi ko nga sa iyo, mag-tease kayo. Ha? Pati sa AJK po, ito na, hindi ko naman po didi-debate ang topic, ano? Ang pinupush po natin, rule of law. Yeah? Rule of law. Na pag nagkasala po yung tao, huwag mong papatayin. Ilagay mo po sa korte. Anong reasoning nila Duterte, nila Cayetano? Rule of law does not apply in the Philippines. It only applies in Western countries. Anong kalukuhan po yan? Ha? Ibig mo sabihin yung dignidad ng mga Amerikano at mga European mas mataas sa dignidad ng Pilipino? Mga loko-loko kayo, hindi ko alam kung saan kayo nag-aral ng batas. Ha? Nakikita nyo po? Even sa 500 po, sige nga, sino mabubuhay po ron? Dito po sa Amerika, at dahil na nagkagutom-gutom po rito, naglabas ng stimulus po. Ma? Ibig sabihin po, yung mga kaibigan kong Pilipino, nakatanggap po yung 1,000. Not bad. Ako po, hindi ako nakatanggap. Okay lang po. May sweldo naman ako eh. Ha? Pero yung mga kilala kong Pilipino po na medyo below poverty line po, they deserve na makatanggap po ng pera. At for the meantime po, nakatulong niya pero makaluwas-aluwas lang po sa buhay. Then eventually, nakakuha na rin sila ng trabaho. Yun po, obligasyon niya ng gobyerno. At tayo po, bilang mamin, wala tayong utang na loob. Kasi resources po yun ng gobyerno na dapat napunta lang sa mga mamayan. E paano po tayo magkakaganon sa isang kurakot na gobyerno? Kaya mga kaibigan, Disyembre po ngayon ha, sa January po, ibubukas na naman ang debate ng Maharlika Fund. Huwag po nating tatantanan yan. Ha? Hindi po natin iiwanan yan. Dahil isa na naman debate yan na mahaba. Sabi ni Miss Anita rito, nabasa ko na ito eh. Yeah, correct ka po nga. Hindi dapat palaging magtitis ang taong bayan. Una tayo nagpapasahod sa mga hindi-robot na yan. Totoo po, Miss Anita. Sabi nga nila eh, kayo ang public servant eh. Kung kayo ang public servant, dapat nagsisilbi kayo sa amin. Hmm? Eh, Miss Anita, sabi ko nga eh, kung meron man akong pagsaludo sa mga Hapon, sa mga Korean, na mga public servants, either nakukulong sila
or naghahari-kiri pag na-scandal. Ibig sabihin po, nalaman nila at naghumingi sila ng tawad at nag-scandal at nagnakaw sila. Sa Pilipinas po, nagnakaw ka na, nang-rape ka na, ha? Pumatay ka na, iboboto ka pa bilang senador at presidente. Sana mo po kayo nakakita ng ganun. Ha? At sa mga BBM po, mag-isip naman kayo mga kaibigan. Sama-sama tayong nabuhay for 6 years kay Duterte. Ang tanong ko sa inyo, gumanda ba ang buhay nyo? Sige. Gumanda ba ang buhay nyo? Kung gumanda ang buhay nyo, sige pa, iboto nyo pa si Marcos. Ha? At ito naman hamon ko sa mga Marcos fanatics, gumanda ba buhay nyo? Kung gumanda buhay nyo, iboto nyo pa yung anak. Pero po, mag-isip-isip kayo in your own ano po, isolation, ano? Kung hindi po gumanda ang buhay nyo, panahon na po mag-isip na dapat ang iboto natin, yung taong magtatanggol sa karapatan natin at hindi po yung mga diktador at magnanakaw. Sabi ni Miss Mila, Ma'am, paano maba kasi ang natanim bilang hindi mga kahoy tapos yung mga river na tambakan eh saan dadaan ang tubig pabalik sa kalsada? Eh, totoo po yan. Kaya nga humahad lang kami sa Parex, Pasig River Expressway. Kasi yung Pasig, tatambakan muna naman para lumuwag yung daan. Siyempre yung pag-agos ng Laguna Bay hanggang Manila Bay matatakpan. Pinaluwag mo ang daan, dumami naman ang kotse. Hindi na solve ang problema. So good point po yan, si Sir Tony. Yung kultura ng korupsyon sa Pilipinas nasa dugo ng mga taong gobyerno at politiko. Bawat disaster na darating, kumukutitap ang mga mata sa mga yan kasi ang nakita nila, disaster ay pera ng mga magnanakaw kagaya ng COVID. Good catch po. Good point po, Sir Tony. Actually, sa auditing po, may 10 bilyon na pera ng COVID unaccounted for. 10 bilyon. So habang namamatay po ang mga biktima, habang yung mga health workers po walang benepisyo, habang nagutom po tayo dahil yung manggagawa na lockdown, 10 bilyon po, ha? Hindi ma-account ng COA at sana na po napunta yon. Sige, sa panahon po yan ni Duterte. At ito si Marcos, nagmaang-maangan. Anything done before me and not under my watch, it's okay. Ha? Bygones are bygones. So nakikita niyo po mga kaibigan, ha? I find it problematic po pag meron po tayong malilimutin po tayo, meron tayong political amnesia, at masyado po tayong forgiving. Ha? Kahit Kristiyano po tayo, hindi tayo dapat nagpapatawad. Si Kristo po, nagpapatawad siya sa isang taong sincerely nag-apologize. Ha? Totoo po yung pagpapatawa kung talaga namang nag-apologize at willing siya mag-rectify ng kasalanan niya. Pero hindi po pinapatawad ang mga politikong magnanakaw, mga rapists at mamamatay tao. At dahil patuloy silang magnanakaw. Dapat po i-correct natin yung religious belief natin ng forgiveness, ha? Dapat po forgiveness with justice. Doon lang po tayo magkakaroon ng blessing sa Pasko po. Sabihin nyo, tatanong ko ngayon sa pastor at sa pari ko, talong nyo po. Ha? Yun po pagkakaintindi ko eh. Nasa ecumenical group po ako dati. Good point po yan, ha? Sir Tony, ha? Sabi ni Sir Mila, Miss Mila pala. Mga fish pond nga nalagyan ng building dapat kanal. Miss Mila, sisihin po natin yan si Bilyar. Ha? Sila Bilyar, sila Boytis. Sir Rod, doble ng 500 na gawing 1,000 para naman turing sa taong bayan, patay gutom at hampas lupa. Mga elite at mga aristokratika, mga namumuno. Eh, ang living wage nga po, Sir Rod, kapitbahay Rod, 1,000, around 1,200. Yung para mabuhay. Ha? Ang binibigay lang po na pera ngayon, na sweldo 500. Ibig sabihin po, yung perang natatanggap ng tao, kalahati lang sa amount para siya mabuhay. Ganun po para mabuhay, no? 1,200, ang kinikita niya lang 500. Ang tanong po, paano tayo mabubuhay niyan? Diba? Sabi ni Miss Lourdes Phillips, okay, inang magtiis kung hindi kinukurakot ang mga nasa government ang perang buwis na binabayad ng mga taong bayan. Kung hindi napupunta sa confidential fund ng presidente at vice president na walang accountabilities at pati mga mababates, okay lang magtiis. Saludo po ako, Miss Lourdes. Ang sabi ko nga sa inyo po, galing ako sa pamilyang ano po, sa pamilyang sundalo. Sanay po kami magtiis. Ang pagkain po namin noon, takal-takal lang. Kaya nga ako nagsilbi rito sa mga World War II veterans eh. Kasi nga, malapit sa puso ko dahil mga World War II veterans, kumukha ng tatay ko.
Pero may problema po ako pag yung mayaman nangungurakot habang tayo naghihirap. Problema po yon. Ms. Rosan, actually naawa ako doon sa usig na nagtatatat ng bashing. This is not to contradict our opinions. Nagbigay lang ng idea on how and where to purchase. Tama naman po, Ms. Rosana. Sa tingin ko, meron siyang good intention din. Ha? Pero pag pinush mo kasi yung good intention at tinanggap ng tao na pwedeng mabuhay ng 500, lalakpas tanganin po ng ibang politiko. Pero I would accept po na meron ding good intent. May well-meaning rin pong tao. Ha? Ang mahirap lang, inaabuso ng ibang mga politiko po. Ha? Good afternoon mo. Pasensya na po. Okay lang po, Ms. Liri. Mahalaga po eh, nakikisama kayo. Ha? Yun po ang mahalaga, sabi ni Ms. Anita. Ang confidence pa, karapat dapat tanggalin. Dapat po tanggalin yan talaga. Ha? Kasi po, wala namang benepisyo yan eh. Bakit pa naandyan yan? Okay po. Naku, sabi ni Sir Tony. Social injustice ang tawag dyan. Ang Pinas, sabi nga ni Kapper C, walang kadala-dala. Ha? Yun po eh, sinasabi ko nga sa inyo, masyado tayong forgiving. Ha? Dapat po, medyo ano naman tayo, umangal tayo. Ang tawag ko dyan po eh, ano eh, I have to wrap up in 4 minutes ha. Ang tawag nga po dyan, battered wife syndrome. Ha? Yung binugbog ka na, tapos ikaw, I love you, binugbog ka na, I love you, I cannot, you know, I cannot live without you. Naku po, mahirap. Pag binugbog ka na po, hindi naman ako sa nag-i-enforce ng divorce. Pero pag inaapi ka na po, lumabang ka. Dahil pag hindi ka lumabang, ibig sabihin, tinatanggap mo yung kaapihan. At hindi po, ang oppressor po will never give way to you kapag hindi ka lumaban. Sabi ni Ms. Rosana, it doesn't mean if you use 300 pesos, you'll buy 1 kilo for just one menu. Eh, totoo naman po yun. Pero sa economics po, marker lang yan eh. Marker po ang bigas, ang sibuyas, ang ginger, ang garlic. Kasi naturally po, staple food yan. Dapat po laging mababa. Sabi ni Ms. Anita, Sir Ago, maraming salamat sa pagtugon. Eh, wala pong problema. Ay, ginagabayan po natin where we can, ano? Okay po, where we can. Sabi ni, ano? Ni JB, sabi niya, insulto sa Pilipino 500. Eh, insulto po nga eh. Insulto yan. Kaya dapat nagigising po tayo. Huwag po na tayong matutuwa pag pinupuri tayo. Hindi po karapat dapat yun. Si Sanita, pwede po bardagulan sa mga BBN. Ako po, bardagulan na rin. Ako, respectful naman ako kasi may mabarkada akong BBM. Hindi mabarkada. Kababata eh. Ginagalang ko naman po. Pero sa isang ganitong live streaming po, kasabihin ko sa inyo, mag-isip-isip kayo. Ha? Dahil sabi ko nga sa inyo, kung kayo BBM at nakinabang kayo, okay lang. Kung Marcos Panatica, nakinabang ka, okay lang. Pero kung ikaw tulad ko rin, na nagutom at wala namang kagandahang dinulot sa akin, eh hindi ko susuportahan si Marcos. Ha? At yung mga alalay niya, hindi ko susuportahan. Ha? Sabi ni Watching from Naga, okay. Sabi ng Nomad, huwag natin kalimutan, Freyla, Free Leila de Lima, justice for Percy Lapid. Okay, mga salamat po mga kaibigan, ha. Sabi Tony, ganun ko sa mga Pinoy, ninanakaw at ginagago ng mag-ibigay, doon sila masaya. Hindi po lang, tama, yung may mga ibang tao po, I know you're being sarcastic, no? Pero may punto po yan. Ang punto ko lang, huwag tayong, huwag tayong papaapi. Ha? Sabi ni Sir Tony, anong nangyari sa kasong PIDA? Wala na nga po, nagkalimutan na. Sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan, 2016 po, nagnakaw si Marcos ng 205 million. Ha? 23 billion sa estate tax, 18 billion sa judgment sa US court, 1 billion sa PCGG. Mga kaibigan, ikwenta nyo po yan. 50 billion ang ninakaw ni President Marcos Jr. Ha? Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya hindi ko po matatanggap yung 500 million. Dahil kung yung 50 billion po ibinigay sa tao, hindi po tayo maghihirap. May maganda po tayong Christmas. So mga kaibigan, I think I need to wrap up very soon. Pero ipupunto ko lang po mga kaibigan. Tiis, resiliency at 500 po. Huwag po nating tatanggapin yan. Hindi po dapat tayo magtiis. We cannot be resilient, but we need to resist. Dapat po, malakas ang loob natin. Dapat palaban tayo tulad ni Cap Percy. Lumalaban po tayo and I'm hoping. Pag nakipag-debate po kayo, kahit sa public school, pagdating po sa simbahan, sa social media, sa kaibigan natin, himukin po natin sila at ipaliwanag natin na ang paghihirap, ang inflation, lahat po yan, hindi po yan likas. May paraan po para guminhawa ang buhay natin at unang-una, alisin po ang korupsyon. Giginhawa po tayo. May karapatan po tayong lumigaya,
May karapatan po tayong hindi magutom. At tayo po bilang Pilipino, may karapatan tayo sa isang gobyernong may malasakit, malinis, at nagsisilbi sa bayan. So mga kaibigan, I'm hoping po may natutunan tayo rito ngayon, ha? Pero ang sabi ko sa inyo, ha, huwag po kayo malulungkot. Dapat po lagi tayong masaya para po tayo si Kap Percy at si Miss Anita lumalaban, nagpapaliwanag, nagtuturo. Lagi po tayong matyaga. Kahit sa mga BBM po, magtyaga tayo. Kasi po, pag na-counter natin sa social media po, isang araw, magigising rin yan. Ha? Magigising rin yan. Makukonsyensya rin yan dahil alam nila ang pinaglalaban natin, katotohanan, si Kap Percy at karapatan po natin. Mabuhay kayo mga kaibigan. Hanggang sa susunod po, ha? Tuloy lang ang rock ng buhay. Palabas tayo!